Ay, napakaganda naman. Dadaan tayo sa farm ng mais. So malamang dito nga lang gagaling yung mga pula na mais na to. My God, ang ganda naman. Uy! Ay, oo nga, no? At sa pagpapatuloy ng ating kwento, hayaan niyo muna akong batiin kayo ng manigong bagong taon. And welcome back to another Van Life episode. Para tayo nag-teleport sa clouds. Pabiskayo na to eh. Pero nakalagay doon na to. Welcome to Nueva Ecija. Medyo dalilito ako. Bakit ganun yung signage, pero alamin natin yan. Time check, 3:40 ng madaling araw. Pabalik na tayo ng Solano. Sabi ko sa inyo, pabalik ako. Hindi ko matitiis na hindi agad ako bumalik. Kasi sayang eh. Sabi ko, magi-Christmas na ako, magbabagong taon lang ako. Babalik talaga ako ng Solano. Tutuparin ko yon. Kasama ko si Yuma Min. Magluluto lang kami. Mag-iinit lang pala kami ng pabaon sa amin ng kanyang mami. Tita, maraming salamat po. Dala ko ang aking paboritong kaldero na isasaksak ko lang sa Blue Yeti. Eh, makapagluto na tayo kahit nasa loob ng camper van. Ah! Hindi na natin kailangan ng tubig. Sarap naman. Sa number 2 para mabilis. So iinitin lang natin to gamit yung Blue Yeti. Siguro mga less than 10 minutes kukulo na yan. Buti na lang medyo maganda yung pwesto ni Watot ngayon. Doon maraming mga sasakyan na dumadaan-daan. Eh medyo hindi naman tayo doon sa prone area na pwede tumama sa atin yung mga sasakyan na dumadaan dito sa korbada na to ng boundary. Wala naman dapat ipag-alala. Yung panahon, given na malamig. Pero ngayon, parang uulan. Kailangan kumukulo na. Isipin nyo, kapag may Blue Yeti kayo, nakakapagluto kayo sa loob ng inyong camper van kahit na umaambun-ambun nang walang apoy at hindi nangangamoy butane ang loob ng sasakyan. Ito ang rice cooker na lutuan. Pwede mo na rin direkta kainan. Sinama ko si Yuma Men. Gusto rin niya mag-ikot-ikot at gumawa ng content niya about dito sa lugar. So yan yung abangan nyo sa channel niya. Dahil magkaiba kami ng content na gagawin. Magmamotor ka? Tapos mag-ikot-ikot ka. No? Sa gabi na lang tayo magkita. Mas masarap pala ang sopas kapag kinakain mo siya sa tuktok ng bundok. Mahamugamog na lugar at mahamugamog. Sa aking pagbabalik sa Nueva Vizcaya, mayroon akong dalawang misyon. Ang mag-ikot at para suportahan ang pangarap ng isang kaibigan. Matutulog tayo sa isang napakalamig na kalye. Kahit anong position na lang muna. Ang dami ko kasing gamit na dala. Ayan. Ah. Ang alarm clock ay kung may kakatok na lang sa amin bukas. May mga katabi kami ng mga sasakyan na may mga natutulog sa loob. So kung anumang oras kami magising, eh sana huwag tayong katukin para paalisin dito. Pero feeling ko naman wala naman kami natatakpang mga establishment eh. Magising na lang kung anong oras, hindi naman tayo nagmamadali. Bumalik tayo dito ng open na open ng ating mga araw at oras para ikutin natin at explore ang Nueva Vizcaya. Gising na kakaiba sa lahat. Simula na nag bad life ako, ito yung pinaka kakaibang gising dahil sa sobrang lamig talaga. Sa sobrang lamig, kahit na nakabaluktot na ako dito dahil sobrang dami ng gamit,
eh okay lang. Dahil wala ka talagang magagawa, babalukot ka talaga dahil sa sobrang lamig dito. Pinabalibutan ng hamog yung lugar. Good morning, kuya. Morning, bro. Kakayanin? Kakayanin. Mas malamig pa to dun sa tinok nung natulog ako mag-isa dun sa waiting shed. Saan ba tayo magkakape? Dito na lang kayo sa lobo. Di, labasin natin. The best. Makalimutan ng lahat, wag lang yung boga-boga. Kasi yun ang sarili. Hindi ako makalabas kasi hindi ko nabubuksan yung likod na pintuan. Dito talaga ang daan ko lagi sa harapan. Now you know kung paano ko pinagkakasya ang sarili ko dito. Mukhang may first timer dito ah. Hello kaya boy P. Morning bro. Morning. Sa wakas. Good morning. Morning. Nakasalubong ko rin. Minamanifest ko lang kanina to na makasalubong natin si Kuya Boy. Kanina? Kanina. Seryoso ba yan? Seryoso. Sana makasalubong ko si Kuya Boy P. Agaw mong bola. Hindi. Hindi ito. Totoo. Nice to meet you bro. Tinginig pa ako. Ang ginagawa mo dito bro? Pupunta kami sa Imogan Falls. Dito lang din yan? Yung kakaliwa, no? Hoy! 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 Hello po! Hello po! Ay! Hello, magkasama ba kayo? Magkasama. Picture! Hello po! Ah, magkakasama kayo lahat? Magkasama kami. Ah, church hello kami. Hello! Hello! Ang dami nila. First time po din siyang makita! Personal? Pakalain mo yun. Guwapo ba ako sa umaga? Depende po sa lalagyan. O tibi, lalabas ako bro. Lalabas ako dyan sa inyo. Shout out po namin kayo. Makasarap ng gising natin. Ito, nagpasarap lang ng gising ko. Yung pagkagising natin, nakita agad natin yung mga sumusuport sa atin. Maraming salamat po. Office bomb na lang sa lahat. Ay, mayroon akong dalaw sticker. Hello po. Ayan, may dalaw sticker. O, sige. Yakapin natin lahat ng lamig dito. Good morning muna sa inyo lahat. Good morning. Yeah. Yes! Nice to meet you mga brothers and sisters. Tayo mga first timers yan, mga sumusuporta sa atin. Napaka-limit na pagkakataon na sa ganitong lugar eh magkikita-kita pa. Sabi ko sa inyo, magkikita-kita rin tayo eh. Diba? Yes, sa tamang panahon, sa tamang panahon. O sige, picture tayo! Mayo uno po ha, sa Mayo uno! Thank you! Libot Pilipinas, the best. Thank you bro. Hindi lang long sleeve yun, t-shirt din yun. Ah, t-shirt din? Ah! Salamat bro. Kahit ang napakalamig yung panahon, mainit dito. Maraming salamat sa inyo. Tututitubing ko na yung aking mga kumot at unan dito kahit hindi pa naman tayo akabante. Dito ko lang. Ah, kaya pala. Isang patunay na taga dito. Lahat ng tao pumunta dito naka-jacket, si sir. Hindi. Dami sumusuporta sa atin dito ah. Thank you sa inyo lahat. Kayo ang lalong nagpasarap ng gising ko. At bago tayo umusad sa biyahe, e kape muna. Good morning po. Pa-order po ng kape. Bibili tayo. Baunin natin. Napakadami ko ng kape sa camper van pero baon tayo. Local native coffee ng Nueva Vizcaya. Tapang. Sarap. So tuloy tayo sa biyahe. Nasa tip tayo ng kabundukan na to. Patawid ng Nueva Vizcaya. Sa madaling salita, eh, natulog tayo sa pinakatuktok ng bundok. Patawid ng Nueva Vizcaya. Naisip niyo ba yun na matulog ka sa tuktok ng bundok na napakalamig din, napakaputi dahil sa hamog. Nanginiginig ko pag-isip mo dahil sobrang lamig. Thank you.
Curious lang ako kung saan ba nang gaga... Anong klaseng... Anong pagod? Matas ang uway? Uway po to. Kasi marami ako nakikitang mga walis tambo na iba-iba yung hible. Ito uway to? Oo, yung tangkay niya. Ah, itong hinahawakan ko. Okay. Magkano yung mga ganito? 250 yung mga ganito. Maganda kasi yan, naka-impact siya. Puso pa ba? Ang harahan niya. Oo, nakakas ko na yan. Marahil ikaw ay tataka. Sinong ba to? Mukhang gago. Nagkanda raw sa pagkanda. Nasisintunado sa kaba. Suot na bay. Oo nga. Sinusundan si Ate. Tara, mag-breakfast na tayo. Nandito tayo ngayon sa Jackie's Eatery. Huminto lang muna tayo saglit para mag-breakfast. Order tayo ng pansit canton. Ihimay natin ngayon kung ano ang nilalaman ng pansit guisado ni Ate Jackie. So, pansit canton ng Santa Fe. Nilalaman ng canton, kakarne ng manok, bunga ng ipil-ipil, repolyo, carrots, at atay. Tikman natin ang pansit ni Ate Jackie. At ulit ito kinakain natin, hindi ito pang breakfast eh. Sakto no, hindi maalat. Meron siyang alat na manamis-namis. Pero the rest kasi, yung lasa naman ng pansit canton talaga. Na gisado, isa lang naman yung lasa. Pero karamihan sa mga nakakain kong pansit canton sa mga karundriya, yun nga, maalat. Google Ate ka ng alat. Talaga perfect. Parang masarap sabayan ng kanin nito eh. Pero wag na, maaga pa. Pansit guisado with fresh gulays from the farm of Nueva Vizcaya. Marunong si Ate magluto ng gulay. Kahit luto na malutong pa rin. Half cook lang yung pagkagawa. Ang galing. Bunga ng ipilipil. Malutong, no? Sobrang dami ng probinsya na pinuntahan ko sa buong Pilipinas. Lahat naman na maganda. First time ko ganito, yung may ilab ako sa isang lugar na parang gusto ko na talaga kumain. Ganun yung feeling ko, ganun yung description ko sa Nueva Vizcaya. Parang, ano? Alright. Touchdown, Solano, Nueva Vizcaya. At dito na ulit tayo sa Pamilya Peralta. Pagkatapos ng mahaba-habang biyahe na hindi naman kami masyadong napagod, unang-una hindi naman ako nag-drive. Nakapagsalitan ako pero saglit lang kasi na-enjoy ni Yuma Men ang kanyang pagda-drive gamit si Watod. Mamen, saan ka? Pakita ka dito. Ano nangyari sa... Mamen. Ano nangyari sa'yo? Saan ka? Pakita ka dito, dali. Ano nangyari sa'yo? Naman ako paramdam sa lamig. Sa lamig. Sabi ko sa iyo nangungurot ang lamig dito eh. Dito sa kubo na to. Itong kubo na to ang tutuluyan natin or titirahan natin sa loob ng ilang araw. Matagal-tagal din kasi after New Year eh nandito pa rin tayo. Dito sa kubo na to mangyayari lahat-lahat ng pahinga namin. Editing. Diba? Napakaganda ng editing ko dito. Nasa kubo, may setup akong ganyan. Nag-edit ako ng malamig ang panahon para tayo naka-aircon. Simula bukas, yun ang simula ng pag-iikot-ikot namin dito para ipakita sa inyo yung mga lugar na hindi masyadong alam na mga karamihan na meron ang Nueva Vizcaya. Ha? Okay lang siya. Oh bro. Nasa call mo pa rin naman bro. Kung anong gusto mong itira, gusto mong tanggalin. Para humaba siya. Oo. Nasa iyo. Ayan ta. Binili kanina to sa palengke. Paksi yun na parang yellow fin o tulingan na mayroong taba ng baboy. 8:30 ng gabi. At mukha na namang hating gabi na dito. Sabit muna kami ng mga hammock namin para tulugan. Para bagong experience ba? Dapat kapag nag-vlog ka or nag-edit ka,
ibigay mo yung pinaka-best mo. Parang ito na yung pinaka-uling vlog na gagawin mo. Yung parang sobrang, ano ka ba, sobrang satisfied ka. Though hindi naman natin mapaperfect na yung lahat ng mga vlogs natin is maganda. At least, binigay natin yung pinaka-best natin. Natutuwa ako kay Yuma Men. The reason na bakit ko siya sinama, natutuwa ako sa sipag at dedikasyon at pangarap ni Yuma Men. Napakatagal ko ng kaibigan yan. Napakatagal ko lang. Ngayon lang siya nakikita. Pero napakatagal ko ng kaibigan yan. As in, dekada ko ng kaibigan yan. Isa siyang magaling na artist. Siyang gumawa ng logo na bago ni Watod. Sticker natin. Ngayon into vlogging na siya. Same reason bakit ako pumasok sa vlogging. It's about my mental health. Para ma-handle ko na maayos yung aking isipan, diversion. Yun yung naging dahilan ko dati kung bakit ako napasok sa vlogging. At same condition, ganun si Jello. At yung vlogging at pagta-travel sa kanya, yung tumutulong para maging healthy yung kanyang isipan. Huwag mong hayaan na mag-upload ka, na once na na-upload mo na, eh manghihinayang ka na, dapat pala, ganun yung ginawa ko. Lagi mong iisipin, every time na nag-edit ka, once na na-upload ko at nabitawan ko ito sa YouTube at napanood na ng iba, hindi ko na pwedeng buwiin ito. Dapat andun yung feeling na kapag nag-upload tayo, alam natin na tayo mismo, bago natin i-share sa iba yung story na i-upload natin, parang sold tayo. Hindi man 100% na palaging maganda yung upload natin, pero at least sa atin, masabi natin na, binuhos ko lahat dito, pinapaganda ko lahat ito, bago ko bitawan. Ayos ka lang dyan? Oo, kuya. Kaya mo yan. Kaya. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya dati, nung simula ako. Gigil na gigil siya kung paano siya mag-aral, mag-edit. Tanong ng tanong sa akin, kuya, paano ang storytelling? Kuya, paano mag-travel ng nakakatipid ako? Paano mag-edit ng tulad sa'yo? Lahat yun, wala akong pinagkakait. Lahat yung sinashare ko sa lahat-lahat ng mga naging kaibigan ko na nagtanong sa akin kung paano mag-travel vlogs, paano mag-edit na maganda. Lahat yun sinare ko. For example, sila John Fox, sila Lasadik. Mga kaibigan ko sila. Andun ako, umalalay ako sa kanila nung simula na kailangan nilang alalay. Pero nung mga time na nakatayo na sila sa sarili ng paa at kaya na nila, sila mismo ang alam niyo yun na parang ano lang yan, parang baby na or isang taong inaalalayan mo na sa isang bagay na sa una aalalayan mo. Pero once na nakita mo na nag-excel na sila at kaya na nila, gagawin na nila yun na sila na lang. Hindi dahil ayaw na lang kasama si Boy Pio, ayaw kong kasama sila. Hindi. Dahil kaya na lang tumayo mag-isa. Na kahit wala yung kuya nila, kuya Boy Pio nila, kaya na nila. Kung ako ang naging mentor o nagbigay ng mga advice sa kanila, o ako yung nagturo in some part ng kanilang buhay pagta-travel, ngayon, sila naman ang gumagawa nun para sa iba. Kung sila inalalayan ko dati, ngayon sila naman ang umaalalay sa iba. Ganun yung cycle. Lahat-lahat naman nakita yung mga kaibigan ko pa rin sila. Pero sadyang nakaka-proud bilang kuya nila, Kuya Boy P, na mas nakakatanda sa kanila, proud ako sa kanila na nakikita ko kung kaya na nilang tumayong mag-isa. Yan ang gusto kong gawin din kay Jello. Tuturuan ko to. Posibleng maging next boy first time tong si Jello. Talagang malaki ng pangarap ng tao. At bilang kuya, nandito lang din naman akong handang sumuporta sa kanya. Ito ang magiging ulam natin ngayon, sinaing na tulingan. Yan yung nakikita nyo kagabing pinapausukan. Tagalutuin ito. May higit 4 na oras na pinapakuluan. Maghugas ka ng pinggan dyan. Kailangan natin makasama, hindi natin bayad.
pumasok sa bahay mo yung bahay. Kaya kailangan makasama. Makasama. Nakatikim ka na ba nito? Mayroon pala kuya. Pwede rin kainin yung mga taba na to. Ayun o, kain bro, may taba o. Ayun o. Pwede kainin. Tapos apakadali lang lutuin yan. Kailangan lang siya pakuluan ng matagal. Tulingan. Pabulitin niyo siya ng daon ng saging, asin, taba ng baboy, at kakunting betchin. Yun na yan. Pakulo na yun ng ilang oras. So ganyan po kahanin talaga si Yomamen sa totoong buhay. Hindi mag-slawan. Lasang sardinas yung ano, no? Yung isda, no? Yung mga makarel. Bro, baka makalimutan mo. Tsaka meron pa akong ano sa'yo. Mag-helmet ka. Kahit maraming hindi naka-helmet dito. Yon. Yili. Yili. Takit sa mga. Oh, galingan mo. Yo, oh man. Yon. Enjoy ah. Bagay sa'yo naka-motor. Siyempre. Mukha kang traveler. May nagtatanong sa akin kung anong daw brand yung aking sunglasses. Eto. Ano to? Sunnies. Mabibili nyo yan sa ano, sa mga Robinson's Mall. Mura lang yata. Parang nasa 400 plus yata. O 550 lang to. Bye bye bro. Teka lang. Nagbabay ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wait. Yung gasolina ko pa. Teka lang. Wala sa hulog itong pinagagawa ko. Saglit lang. Search muna natin. New Zealand. Of Nueva. Vizcaya. Ay, oo nga. Uy, maganda nga. Ngayon ay December 30. Bukas ang vesperas ng bagong taon. At dito tayo magsa-celebrate at sasalubong ng year 2024 sa Solano, Nueva Vizcaya. Sa mga magtatanong kung nasaan si Hannah, nasa Pangasinan si Hannah sa mga kamag-anak niya doon. Mga pamilya ng kanyang mami. Pero nag-keep in touch kami palagi. Lagi kami nagtatawagan. Hindi ko lang sinasara yung chance na ma-enjoy din niya yung ibang mga bagay na mag-celebrate na hindi siya nakakulong sa loob ng bahay lang every holiday. Sasanayan ko na yung anak ko na gano'ng maging outgoing person tulad ng daddy niya. Mas masaya sa labas kaysa sa loob ng bahay. Okay. Sir, unleaded. Opo, unleaded. Po? Maganda. Maganda? Oo, cute. Ang cute ha? Thank you. Sige po, thank you po ha. Merry Christmas, Happy New Year. Alright. Uy! Sumabit si Waton. Wala kay? Wala. Sumabit na. Wala kay sa haba? Oo. Teka. Patingin. Ay, oo nga no. Ano bang magandang gawin dito? Patras no? Oo, patras mo. Ah, sige. Hindi ko nakita kasi may ganito pala. Kung walang ganito, oh, diretso sana. Sige, duwale. Pamama. Atras. Okay na? O, sige. Abante ko lang. Silipin ko lang. Sumapit? Ang tindi. Hindi ko lumpok, pero... Ayan na! Ganyan talaga ang buhay. Ba't tayo mababadrip? Pero totoo sin, nakakabadrip. Pero wala namang dapat kabadripan. Sarili ko lang din. Sorry, Watod. Hindi ko sinasadya. Papaayos na lang kita.
At ayun na naman, papasok na naman ang pagiging positive na tao ko kahit alam kong dapat mabad trip na ako. Kasi kayod eh. Alam niyo kung ano iniisip ko ngayon? May mga bagay na nangyayari na hindi mo naman inaasahan na talaga mangyayari. Na UP man. Eh, meron namang gumagawa ng mga na-UP ng mga pintuan ng sasakyan na. Ay, nasira siya. Eh di, ipagawa. Kaliwa tayo dito sa yan na Lubunan. Hi! Dito po ba yung papunta dun sa New Zealand of Nueva Vizcaya? Ah, donation. O sige po. Ano pangalan niyo po, nanay? Sally Obado Baltalak, sir. Si Ate Sally. Ano po yung mga, wait lang po ah, ano po yung mga gulay ninyo? Mga pangpakbet, mga gulay-gulay. Kasi may gibig sa bulak ko dyan. Ngayon ako nakakita ng anong kulay na pula? Ayan yung muradong sweet corn. Sweet corn. Burado. Magkano po yung ganito? 50 pesos po, sir. 50 pesos? Kung sa Solano ay 60 na po. Kakaharvest lang po. Meron pang dinangog ng last dyan. O may dito rin po sa mismong ano, mismong farm na to ng mga dyan sa loob po, sir. Ay, pero oh, sige, dyan sige yung po mga gulay doon doon. Oh, sige po. Medicine. May bariya ka po dyan sa 500? Meron. Bibiling ko po to tapos mag-add po ako sa donation. Salamat. Ah, sige po. Hindi dahil sa first time din natin na makakatikim ng kulay pula na mais. Ay, tumasik pa. Ayun. Parang maroon red. Eh, syempre, alam nyo, sa totoo lang, ang bilis kong manglatis ng tao. Pag feel ko yung totoo na sinasabi ng isang lokal pagdating sa mga lugar nila na talagang walang ibang pawang katotohanan at nababasa ko naman talaga yung aura ng tao kahit kausap ko. Eh, hindi mabigat para sa akin na sumuporta sa mga maliliit nila ng mga hanap buhay. Mas gusto ko kasi puntahan yung mga ganito, yung mga local area, local karinderya, paninda na nanggaling sa mga taniman nila. Yun ang mas gusto kong suportahan kaysa pumunta ako sa mga malalaking mga palengke at kung ano man. Ito po, huwag daw sa inyo na po yun. Ay, napakaganda naman! Dadaan tayo sa kamaisan! Farm ng mais, so malamang dito nga nang gagaling yung mga pula na mais na to. My God, ang ganda naman. Sorry, Watod, at naisabit kita. Ipapaayos kita kapag nakaluwag-luwag. Nakaluwag-luwag. Ito na nga yun. Oh, may nagpipiknik pa dito. Ako, makikikain ako dito. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Hello? Pwede makikain? Bibigyan natin sila ng sticker yung mga bata. Hello? Anong ginagawa nyo dito? Magpipinsan. Kayo-kayo na, magtotropa kayo, magpipinsan. Bigyan nyo sa mga kaibigan nyo. Mag-ingat kayo. Parang wala kayong kasamang mga parents nyo. Wala po. Oh, mag-ingat kayo, ha? Sige, sige. Napakaganda. So, itong lugar, family friendly. May mga nakikita ako dito ng mga nagka-camping na magpapamilya. Mga nagka-car camping. Nagtatayo ng mga tarp doon para magpahinga. Meron dito sa kabila, may mga nag-tricycle camping din. Ay, maganda to ah! Ngayon nagsisingit sa akin yung sakit ng pagtama ah. Na iniwatod ah. Pero okay lang yun.
mali pala ako kanina. Hindi pala siya tinatawag na New Zealand of Nueva Vizcaya. Pero nasa Nueva Vizcaya tayo. Ang totoong pangalan nitong lugar is... Wait. O nga pala, bago ang lahat, meron tayong bagong cellphone. Bumarahin yung cellphone lang naman yan. So, ang tawag ulit sa lugar na to is New Zealand of Nulubunan, Quezon. So, napakaganda ng lugar. Napakapayapa. Hindi siya ganun karaming tao na pumupunta. Hindi ko lang alam kung siguro nagkataon lang na konti lang tao ngayon. Pero sabi nga, may mga vloggers na rin daw na pumupunta dito. At kanina, may nakausap ako na ayan, sila dun sa kabila. Mga nagka-car camping yan, mga nag-overnight dito. Kasama ang kanyang mga anak. So, isa yung patunay na ang lugar na ito is safe at family friendly. Paano ko nasabing family friendly? Yung mga anak nila dito, malaya naglalaro dito sa malawak na lupain na to na berde. Naliligo dito sa kailugan na to na hindi naman kalaliman. Mababaw lang yan. Kailangan pa rin ang supervision ng mga magulang. Pero mag-enjoy ang mga anak nyo dito pag pupunta kayo. Hindi lang anak nyo. Kahit tayong nahilig mag-camping. Kaya talagang matutuwa dito at napakatahimik. Napapaligiran ka ng mga kabundukan. Pwede mo nga lakarin. Nasa bundok ka na. Nasa panang ka na ng bundok. Maganda. Pwede tayong bumalik dito at mag-overnight tayo dito. Iyain natin yung mga pamilya Peralta na mag-overnight dito. Sama na lang natin si Jello. At least, enjoy naman niya din yung lugar na magkasama kami. Kasi kanya-kanya kaming buhay sa pag-vlog eh. Para maganda yung bonding bago salubungin yung bagong taon. Pwede niyong puntahan. Pero please, pakaingatan at huwag dudumihan. Ang mga tunay pa naman na nagka-camping, malilinis yan sa paligid, sa mga basura. So, kung tayo ay pupunta dito para mag-excursion at mag-swimming lang ng panandalian, please, maging aware tayo sa mga kasama natin. Kasi, para pakikisama, ganun naman yun. Unfair lang yun sa mga pumupunta dito na iniingatan nila yung lugar. Hindi nila dito dumihan, tapos tayo, pupuntahan nyo. Dahil napanood nyo kay Boy first time na may ganito parang lugar dito sa Nueva Vizcaya. Dudumihan lang. What? Ang responsibilidad ko bilang isang travel vlogger ang maging guide ninyo para sa mga ganitong klaseng spots. Pero after nyo malaman, ang responsibilidad nyo is ingatan nyo pag pinupuntahan nyo. Ha? Yan lang ang inihiling ko sa inyo. Music.